Pagdoon ang nagliha sa tipos ng haya. Mga hirang masarap ang iha. Magalak tayo lahat. Si Yesu Kristo'y nabuo ay nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukas ay sa Neapolis. Mula roon ay nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang puok na inaakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon, kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang kanyang mga masambahay. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin awitan ng bagong awit.
Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpatambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa po sa hamon sa atin bilang mga Kristiyano at Katoliko ay ang magpahayag po ng salita ng Diyos. Kasama po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay ang pagpapahayag po ng gawa ni Kristo. Tandaan po natin na ang misyon na ito ay hindi lamang iniaatas sa mga taong pumasok sa buhay reliyoso o buhay reliyosa. Bagkus, ang bawat isa sa atin na bininyagan at nananampalataya kay Jesus ay tinatawagang magpahayag ng kanyang gawa at salita. Pero aminin natin ng katotohanan na hindi madali ang pagpapahayag ng salita at gawa ni Jesus.
sa atin pong mga narinig nitong mga nakaraang araw, mapapansin po natin ang hirap na dinanas ng mga unang Kristiyano. Nakaranas sila ng takot, nakaranas sila ng pangamba, nakaranas sila ng pag-uusig, nakaranas sila ng iba't ibang mga bagay na pwedeng pumigil sa kanila upang ipahayag ang salita ng Diyos. Pero kung mapapansin po natin mga kapatid, nandoon nga yung takot, nandoon nga yung pangamba, nandoon nga minsan yung pagdududa. Pero bakit hanggang ngayon patuloy tayong nagpapahayag ng salita ng Diyos? Patuloy pa rin merong mga taong gumagawa at nagpapahayag ng gawa ni Jesus. Dahil isa lamang ang katotohanan, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi magpapabaya si Jesus dahil totoo siya sa kanyang pangako. Totoo siya sa mga bagay na kanyang iniwan para sa atin. Sabi po sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, ngunit ang patnubay, ang spirito ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Ibig sabihin, may patnubay, merong gumagabay. At kung merong pumapatnubay at merong gumagabay, panawagan, ipagpatuloy ang misyon. Ipagpatuloy ang hamon ni Jesus. Aminin natin, may mga pagkakataon na may makakaranas tayo ng panghihina ng loob. Lalo na sa mga pagkakataon na wala nang naniniwala. Sa mga pagkakataon na ang daming taong tayo ay pinagdududahan. Kaya minsan mawawala lang tayo ng loob, sasabihin natin, hindi na ako magpapahayag ng gawa at turo ni Jesus. Makikipanig na lang ako sa masama. Pero hindi, mga kapatid. Ang pagpanig sa Panginoon ay pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay papanig din sa atin. Ang pagpanig sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay pagpapaalala din sa atin na kailanman ang Diyos papanig sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala ng loob dahil marami ng mga bagay na mali ang nakikita natin sa ating paligid, huwag kang mawala ng loob na ipahayag pa din ang katotohanan dahil papanig sa iyo ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ang karanasan ng mga unang Kristiyano ay karanasan din natin sa pangkasalukuyang panahon. Pero nagpapatuloy. Bakit? Dahil may patnubay. Bakit? Dahil may gabay. At sino ang gabay? Ang Espiritu Santo. At tandaan natin, ang Espiritu Santo ay Diyos na gumagabay sa buhay natin. Kaya ipanalangin natin na sa mga oras na tayo ay nawawalan ng loob, nawawalan ng lakas ng puso, nawawalan ng inspirasyon sa buhay na ito upang ipagpatuloy ang gawa at salita ng Diyos. Hayaan natin na papasukin at pakilusin natin ang Espiritu Santo na gagabay sa ating gawin ang mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama,
loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat at naghahanap sa Diyos, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maghiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurean niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, na nilob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala at sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggal ang nawa ako ng katawan at tugon ni Kristo para sa mga. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa dilim, sa may liwanag.
Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga bahati-hatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaapi at mga sinisiil ay hahanguin sa mga ilahil. Ipahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging at pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
sama ka namin. Sabi-sabi